Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita WB muli. At yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang. Grabe ang nangyari kay Mike Enriquez. Pinaiyak ang lahat. GMA Mel Chanco humagulgol. At yun, play na natin kung nalaman na to. Kapapasok lang ng balita kung saan ay nabiglang lahat sa naging pagpanaw ng isa sa mga veteran broadcaster and host na walang iba kundi si Mike Enriquez sa edad ng 71 years old. Ayon pa sa naging balita ay nanunsyo lamang na pumanaw ng nasabing broadcaster pero hindi pa daw ibinahagi ang tunay at totoong rason ng pagpanaw nito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, ano nga ba talaga ang tunay at totoong rason ng pagpalo ng veteran broadcaster host na walang iba kundi si Mike Enriquez? At ito nga ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang inanunsyo ni Mel Tiangco sa 24 oras sa pumanaw na ang kanyang kaibigan na walang iba kundi si Mike Enriquez. Banat pa di mo na nila ay kung hindi naman daw sensitive or hindi naman daw controversial ang totoo at tunay na rason ng kanyang pagpanaw, ay bakit naman daw hindi agad ito inanunsyo sa publiko? Kaya naman marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na hindi daw nila maiiwasang mag-isip kung ano ang tunay na rason ng pagpanaw ng nasabing broadcaster. Ayon pa sa info report nilabas ng inquiry.net sa kanilang official website, from inquiry.net, veteran broadcaster Mike Enriquez dies at 71. Manila, Philippines, veteran broadcaster host Mike Enriquez has died at the age of 71 according to the report of 24 Horas, a program on GMA News where he was news anchor for almost 2 decades. Miguel Mike Castro Enriquez would have turned 72 on September 29, exactly a month after his death. He is survived by his wife Elizabeth Baby Yamping. No cause of death was mentioned in the program or in the statement posted by the network on its social media accounts. A distinguished television and radio newscaster, Enriquez stood as one of the pillars of GMA News. He is renowned as one of the anchors of the media giant's flagship news program of 24 Horas, and he also hosted investigative docudrama show That Investigador. From coverage of elections, disasters, and other historical events to crime-busting exposes, Enriquez became a voice of the ordinary people's guest and for justice or and accounting with the government. Apart from being a multi-awarded TV journalist, Enriquez was also the head of GMA's radio operations with supervision over DZBB before becoming its consultant when he stepped down after retirement. Often referred to a boomer within inner media circle, Enriquez popularized the expression, "Excuse me po, hindi namin kayo tatantanan, naloko na, and pasok." Such this have an evolved into a distinctive trademark of the former radio things a junkie named BB Miguel or BB Michael. A graduate of De La Salle University, the media veteran also became a professor for broadcasting management in the same university. As 24 Horas co-anchor Mel Tiangco was announcing Enriquez's death on the program, her voice cracked as she struggled to contain her tears. Malungkot po kaming ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng maaming minamahal na kapuso at kaibigan na si Mike Enriquez, she said as one pause on the compose herself. Si Mike Abby po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 Horas. Mayigit 50 years ng buong puso naglilingkod sa mga manunood at tagapagkinig si Mike. Nagsisimula ng industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Chanco said the network's broad directors, management, and workforce deeply mourn his passing, but his dedication will serve as an inspiration to all. After showing a video tribute for Enriquez, Tiangco led her co-anchors Vicky Morales and Emil Sumangil to applaud Enriquez. Alam nyo, gusto kong palakpakan si Mike, galing talaga. As Morales was speaking her closing lines, she also broke into tears and covered her face with a shelf of papers. Victims of Death House says, Enriquez has long
long been a victim of death rumors on the social media, a currently or recurrent thing since hospitalization in December 2021 to undergo kidney transplant. In November 2022, fellow Kapuso broadcaster Arnold Clavio, who was his co-anchor in Saksi sa Double B, and felt compelled to dispel death rumors hounding Enriquez following his prolonged absence from 24 Olas as well as in their radio program on DZBB. This after veteran actors Loli Mara and singer Richard Merck sent their condolences on Facebook over Enriquez's supposed death. They immediately deleted their post after they were told that Enriquez's condition and immediately apologized for the confusion. Clavio then said that he was able to talk to Ama, referring to Enriquez, who he said that creepy or chirpy and very much alive during their conversation. Mga minamahal na kapuso ko po si Ama, Mr. Mike Enriquez, buhay na buhay at ang kanyang mensahe, fake news, my beloved already talked to Father Mike, Mr. Mike Enriquez, he's very much alive and his message is fake news, Clavio said in a Facebook post. In a separate interview in November 2022, Tianca said that she had long wanted to ask him about his health condition but she couldn't bring herself to do it. And nahihiya akong tumawag but I really want to. You might think, ano ba ito, pati ako chinichismis, and might only get sad if he says he's not so well, she said. After undergoing a kidney transplant, last year Enriquez turned on air in March 2022 in time for a coverage of the 2020 national election. Several weeks later, the veteran broadcaster went back on medical leave. Aside from the kidney transplant, Enriquez also underwent a heart bypass procedures in 2018. His family has not disclosed details about the wake of his right EDV. And go. Matapos nga naging balitang ito ay talaga namang kumpirmadong pumanaw na nga ang veteran broadcaster and host na walang iba kundi si Mike Enriquez sa edad na 71 years old. Gayunpaman ay hindi pa rin sinabi ang tunay at totoong rason ng pagpalo na sabing broadcaster. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ng marami sa ating mga kababayan ang official statement na ilalabas ng pamilya ng nasabing broadcaster upang sa ganun ay mabigyan na ng linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari at bakit bigla na pagpalo ng veteran broadcaster and host na walang iba kundi si Mike Enriquez sa edad na 71 years old. Kaya naman matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila ay dapat lang daw na ipaalam sa publiko ang tunay at totoong rason ng pagpano ng nasabing broadcaster kasi karapatan naman daw nilang malaman iyon kasi solido silang taga-suporta ni Mike Enriquez at sinusubaybayan nila ito simula nung nag-uumpisa pa lamang ito sa kanyang karera. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at komento tukol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video ito. Thank you so much po. At yan nga yung patungkol nga no, sa pagpanaw nga ni Mike Enriquez na kung saan ito nga yung mga ilang dahilan ng kanya nga pagkasawi tila nga ba hindi pa talaga totaling ibinubunyag o hindi pa nilalahad nga sa publiko na kung saan dito nga na talagang tila nga ba marami nagluksa no, lalong-lalo na yung mga tagahanga ni Mike Enriquez sa kanya nga pagbabalita at hindi malilimutang mga tagline na kasama na dyan yung excuse me po no, ni Mike Enriquez na habang minsan nauubo pa no, dyan sa kanyang pagbabalita. At yan yung mga ilang mga pahayag at naging tampok no, sa pagpanaw at pagkawala ng isa sa mga veterano at mahusay nga na tagapagbalita na si Mike Enriquez. Na kung saan dito nga syempre nakikiramay tayo sa mga pamilyang naiwan ni Mike Enriquez. At yun, kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.